Hi guys, Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Sa video na ito, ituturo ko kung paano i-set up at i-config ang ating TP-Link EAP110 Outdoor. Okay, may papakita ko sa inyong diagram. Ito muna ang una nating gagawin. Ayan, ito siya. And mapapansin nyo, meron dito ang ISP modem. Tapos yung TP-Link EAP Outdoor PoE adapter natin at yung mismong TP-Link EAP110 Outdoor. Okay, itong PoE adapter natin, meron kayo makikita ang dalawang saksakan ng Ethernet cable dyan. Okay, isang PoE port at isang LAN port. Ayan, yung sa LAN port, dito nyo siya isasaksak papunta sa ating ISP modem. Mapa-converge, PLDT, or globe, etc. Okay, yung PoE port naman natin, ito yung pagsasaksakan ng UTP cable papunta sa ating mismong TP-Link EAP110 Outdoor. Ayan, so ito sa akin, nakasetup na siya. Ayan, so bali, ang purpose nito is makonfig natin siya via wifi kasi itong PC ko naka wifi siya. Ayan, mapapansin nyo rito, ayan, nakakonect na siya. So pupunta na ngayon tayo sa admin niya. Okay, open nyo lang yung browser tapos i-type nyo tplink.eap.net. Ayan, ito yung lalabas niya kaagad. Ang default admin password tsaka username niya is admin lang. Admin. So ayan, ito ang lalabas dyan. Set up a new account. New username. Depende sa inyo kung anong trip nyo. Lalagay ko lang is admin. Password. Ang ilalagay kong password ay root lang. Root. Ayan, next. Dito mapapansin nyo, meron nakalagay na wireless radio. Ayan, enable lang natin. Hayaan lang natin siya. SSID. Dito natin ilalagay yung pangalan ng wifi name nyo. Halimbawa, sa piso wifi nyo gagamitin. Gagawin natin piso wifi 123. Ganyan. So wifi 123. Ayan, ito yung lalabas na SSID pag kinonect nyo na sa piso wifi vendor nyo. Password, dito kailangan natin maglagay ng password. Sa una lang to guys, pero i-remove natin to. Okay, nalagay kong password para madali. Password 12345 save. Ayan, hintayin nyo lang siya matapos guys. By the way, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe lang guys. At marami akong mga video tutorial na ginawa rito. Dito ko rin siya ina-upload. Ayan. So, success nakalagay. Ngayon, makikita nyo, meron ganito. I have connected to the new wireless network. Bago nyo i-check yan, click nyo muna yung wifi nyo. Ayan, mapapansin nyo na disconnect siya. So, magkoconnect ulit tayo. Ito yung SSID nya. Piso wifi 123. Tapos yung password is password 12345. So, connect ulit tayo. Password 12345. Ayan, connected na tayo guys. So, check na natin to, then finish. Ayan, nasa admin na tayo ng ating EAP110 Outdoor. Ito yung makikita natin bubungad sa atin yung device information. Ayan. Ayan, mapapansin nyo nakalagay EAP110 Outdoor. Ayan. Ayan lang siya. Ito yung CPU utilization niya, tapos yung memory. So, pupunta tayo dito sa wireless. Ayan. Dito nyo rin mag-check yung mga clients nyo. Ayan. Then yung text power, max text rate. Ayan, ito yung mga speed. Tapos yung channel width niya, dalawa yan eh, 20 at 40 mhz. Client, dito yung mga nakakonect. Ito yung nakakonect, yung PC ko. Ayan, okay. Ngayon, pupunta tayo sa wireless. Ayan, dito natin aalisin yung password. Okay, so mapapansin nyo, ito. Ito yung SSID na ginawa natin na sa setup. So, i-click lang natin to. Ayan, lalabas na yung option niya. So, ito sa security mode, lalagay natin none. Ayan, okay. Tapos click OK. Ang purpose kasi kaya tinanggal natin yung password kasi para pagka kumonek yung mga client natin sa SSID ng piso wifi natin, wala nang itatype na password, kumbaga automatic na siya. Ganun lang siya kasimple guys. Pagka save natin yan, madidisconnect ulit tayo kasi tinanggal natin yung password. So kukonek ulit tayo. Hanapin natin si piso wifi 123. Connect. Ayan, connected na ulit tayo. Then refresh natin yung admin natin. Ayan, bumalik tayo sa status. Okay, wireless. Wireless settings. Ayan na, okay na siya. Naka-disable na yung wifi password niya. Ngayon dito, wala na kayong babaguhin dito guys. Sa channel, depende. Kung meron kayong apps na pan-check ng magandang channel, pwede nyo palitan.
Pero sa akin, iiwan ko lang auto. Ayan. Okay. Wala nang papaltan dito, guys. Itong mga nanditong ibang settings, wala na rin kayong gagalawin dyan. Didiretso tayo dito sa management. Ito, sa IP settings, makikita nyo naka-dynamic. Hindi siya naka-static. Pwede kayong mag-static, guys. Ang purpose kasi na static. Halimbawa, once na na-connect na si EAP110 outdoor sa bendo natin, kung gusto nyo ma-access yung itong admin ng TP-Link, kailangan nyo mag-static. Okay, i-enable nyo siya. Pero sa akin, ginagawa ko lang is dynamic para automatic kasi hindi naman masyado ginagalaw itong admin ng TP-Link once na nakalagay na sa ating piso Wi-Fi vendo. So, ang mangyayari, gagawin natin, ang fallback IP natin is di-disable natin. Bakit natin di-disable yung fallback IP? Parang DHCP din talaga siya. So, may times na magbibigay siya ng ibang IP na dapat si vendo lang maglalagay. So, kailangan natin i-disable yan. Sa static kasi, pagka ginawa natin siyang static, automatic, yun na yung IP na lalabas sa kanya, hindi tulad pag naka-dynamic. Okay? I-click natin yung save. Ayan. So, yun lang guys. Ganun lang siya kadali. Pagkatapos nyo na, pwede nyo siyang isalpak sa ating piso Wi-Fi. Okay? So, may ipapakita pa ako isang setup kung paano natin nilalagay ito. Ito yung normal na setup niya. Okay? Ito example yung piso Wi-Fi vendo na binibenta namin. May dalawa kasi siyang UTP cable. Yung nasa left side, ito yung papuntan sa ISP namin. Tapos yung nasa right side naman, ito yung papunta sa LAN port ng PoE adapter ng TP-Link. Okay? Yung PoE port naman ng PoE adapter ng TP-Link, papunta sa mismong TP-Link outdoor natin. Okay? Ito yung traditional na setup. So ngayon, if ever na may indoor router ka or may switch ka, ito naman yung mangyayaring setup dyan, guys. Ayan, ganito siya. Ito yung indoor na binibenta namin kung sakali. Ayan, TP-Link TLWR941HP. Ito, may video tutorial din kami, guys, kung paano kinoconfig tsaka pag-unbox nito. Okay, para makita nyo yung mga laman niya. Madalas kasi pag nagbebenta kami ng piso Wi-Fi vendo, ito yung nakasamang indoor. Nasa client na lang namin kung sakaling mag-add sila ng outdoor. Ayan, nag-add sila madalas outdoor EW71. Pero simula nung napag-compare ko yung TP-Link EAP110 outdoor tsaka Compass EW71, lumipat ako sa TP-Link. Okay? Kung gusto nyo ma-check din yung video na yun, guys, lalagay ko lang sa description. So, ganito ang magiging setup niya pag may kasamang outdoor. Etong TP-Link WR941HP, pwede nyo siyang palitan ng switch kung sakali. Kung gusto nyo maraming AP, ayan, pwede yan. Kung gaano karami yung LAN port ng switch nyo, ayan, pwede nyo i-add. Depende sa trip nyo. Tsaka kung halimbawa, marami kayong client na nakapalibot sa area nyo, yan, maganda yan. Okay, pero itong TP-Link WR941HP, good siya kasi once na may indoor ka na, so ibig sabihin, pag merong magkoconnect na malapit, yan, dyan siya. Ang kinaganda pa niyan, pwede kang mag-add ng iba pang mga AP. So, halimbawa, wala kang switch. Ayan, may indoor router ka na mas malapit sa vendor nyo kung sakaling may koconnect na client nyo. Ito kasing outdoor, pwede nyo ipwesto pang malayuan. Okay? Ang na-try namin na range nito, nakakonect siya sa TP-Link na TLWR941HP. Tapos yung cable na ginamit namin is 50 meters. Solid pa rin yung signal niya. Malakas pa rin yung bato ng Wi-Fi niya. So, ayun. Pero depende pa rin sa inyo kung paano nyo i-setup. Meron iba gumagamit ng media converter. Ayan. Almost na 700 yata yun. Tapos fiber yung cable. Yun, good na good din yun, guys. So, ayun lang. So, ayun guys, Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe na. Okay? So, ayun lang. Maraming salamat.